during that time, parang supposedly na yung last movie namin ni John Lloyd. Kasi dapat ihaano na kami, ipapair na kami sa iba. Tapos parang kinabahan pa kami. Yung Star Cinema, parang hindi nila in-expect nakikita siya ng bongga. Parang tama lang. Kasi, magkano ba kinita? Hindi ko na alam. Pero I think it did well. It did really well. But what you call this? So parang iniisip ng Star Cinema. Parang sige, parang gamitin natin tong movie na to elevate both actors. Yeah. So parang kinakabahan ako noon kasi hindi rin parang sobrang unusual for Filipino romantic movies na mag-uumpisa yung storya sa breakup. Mm-hmm. Kumbaga, hindi mo, di ba kadalasan sineset up mo muna yung love story dun it's sa meet cute. It's actually that different. Tapos, di ba? Tapos biglang ito nag-start, break na sila. Mm-hmm. Ang question ko kay Miss B. Miss B! Miss B! Ate, ang question ko is, since one more chance, ilang taon ka nung nalaman mo na para, I mean, naramdaman mo na magkakaroon ka ng chance na makapasok sa industry? Alam mo ba, like simula bata ka, ginusto mo ba talaga siya? Like, pinangarap mo? Ako alam ko na agad na mag-artista ako. Hindi ko lang alam kung paano, pero I knew in my heart I will become an actor. As in, like, seryoso, nung time na yun, hindi mo kami mayaman eh. So, as in, hindi normal sa amin na punta kami sa mga Japanese restaurants, ganyan. Ginagawa ko, tuwing punta kami sa Chowking, ng bata ako, na paminsan-minsan lang, kumukuha ako ng mga chopsticks. So, uwi ko sa bahay. Tapos, magpa-practice ako mag-chopsticks. Alam mo bakit? Iniisip ko, pag may eksena akong kailangan akong mag-chopsticks, at pag sinabi ng director, dapat marunong ako mag-chopsticks. Wow. Tapos, yung pagka nag-swimming kami, syempre, public pool yung pinagsuswimmingan namin sa Laguna. Laguna? Diba? Sa mga pansol. Ganyan, diba? Tapos gagawin, alam mo, takot ako matuto mag-swimming, pero inisip ko, pag sinabi ng director dapat from one end to another, dapat, alam mo yung mga movies natin na patawin yung video. Yes. Pag ano, yung maahon siya doon sa other side, inisip ko, kailangan, pag sinabi ng director na gawin ko yun, kailangan marunong na ako. So ginawa ko. As in, like, parang feeling ko nagtitrain na ako. Kahit na wala pa yung opportunity, I was getting ready for it. Like, for example, nung pag manonood ako ng mga teleseries, idol ko si Ate Juday eh. Manonood ako ng teleseries niya. Kadalasan nang iwan na ako mag-isa sa bahay kasi si Mama nag-work, di ba? Andito yung mirror, tapos ito yung television. Kapag na, di ba kapag medyo tumutugtog na ng padrama, alam mo, iiyak na si Judy Ann eh. So, nag-ready ako. On cue yun eh. Tapos ito yung si Ate Juday, kung ano yung sasabihin niya, sasabihin ko, para akong parot. Tapos, nakikipag-unahan ako umiyak sa kanya. Oh my gosh! Yun ang training mo. Hindi ko alam na workshop ko na pala yung sarili ko. Ang galing. How old were you? Ah, siguro mga 7, 8. Cute. Ganun ka ba? Was there ever a time in your life na pinractice mo siya on the spot sa ibang tao nang hindi nila alam na parang umaacting ka or you're in a character like, for now, I'm gonna appear like a boss. Or for now, I'm gonna appear like a lady in distress. No, hindi pa ako artista. No, hindi ka pa. Uh-huh. Lagi kami naglalaro ng mga pinsan ko na ano, ng Princess Sarah. Sumita ako sa Lavinia, si Princess Sarah. Okay. Pero mas kadalasan gusto ko maging Princess Sarah. So nagagalit yung mga pinsan ko na, ako naman! Lagi rin ako si Lottie. Yun kasi yung main character dun eh. Pag babae, diba? Tsaka si Becky. In fairness. Simula bata siya. Kaya alam ko na agad. Pero bang ito bang one more chance? Is it a pitch? Or is it na sinabi sa'yo ng the management na, or we have a movie for you? You're gonna do it. Yung process kasi ng star noon, we have two actors. Ano yung next na, parang branding wise ba? Parang gusto nila lagi ini-elevate yung actors nila every single movie. Hoy! Nabitin ka, no? Nabitin kayo eh! Akala nyo buong episode dito? Hindi, kung gusto nyo mapakinggan ang buong episode ng podcast na ito, i-search nyo lang po ang The Comfort Room sa Spotify. Diyan po mapapakinggan nyo ang mahabang episode ng The Comfort Room! The Comfort Room! The Comfort Just Room! Just click the link below!